Ayan. Mega love shout out sa 7 million viewers natin ngayon. Okay. So, Insan, ready na? Ayan. Mega love shout out. Calibrate lang natin, calibrate natin yung audio natin. So, pa-feedback lang po sa viewer natin kung good yung ano audio response natin. Ano po? Okay po. Insan, press 1 ka lang, press 1 kapag ready na. Thank you.
press 1 po sa, ayun, yun. Press 1 lang po sa mga participant natin kung ready na tayo sa topic natin for tonight. Okay. So, yun. Ready na. Okay. Now, so, Happy New Year po. Happy New Year sa lahat na viewers natin. Make a love shoutout sa 9 million viewers natin sa ngayon, pumapalo ng 10 million. Grabe, dumadami tayo. Ayan. Okay, Insan. Okay ang audio. Okay, maraming salamat. Shoutout po sa mga viewers natin. Doon po sa mga, sa ibang viewers natin, pwede po kayong mag-live chat para ma-recognize namin, para ma-recognize namin kung nandyan ba kayo. Okay? So, Happy New Year sa lahat. Ang next discussion natin for tonight is about basic PCB layout designing. Ngayon, last time kasi yung mga na-discuss natin about basic electronic components, almost na-discuss na natin karamihan. Kaya ngayon, ito ang sunod nating i-discuss naman is kung paano pagsasamahin yung mga component na yon sa loob ng isang PCB. Yun yung next mission natin. Kaya kung makikita dito sa ayun sa right sa sa left side nitong ating banner, nitong ating thumbnail, ayan, meron ditong drawing or design ng PCB. Pero syempre hindi ganun pa yung i-expect natin for the first time. But of course, makakagawa tayo ng PCB for sure dito. Ayan. Okay? So, standby. I-share natin. I-share natin yung presentation natin. Okay. Ang first activity natin na or ang first project natin na gagawa natin ng PCB ngayon, itong ating activity 1 about flip-flop circuit. Ayan. So ito dito, given na yung tinatawag nating schematic diagram. Teka, punta ako sa presentation para makita nyo. Ayan. Given na dito sa atin yung tinatawag nating schematic diagram. So ito yung hitsura. So last time kung maalala nyo, yung mga pinag-aralan natin mga symbol, ayan, nandito na, nagamit na. Nandito na sila. Ano-ano yung mga yon? Kagaya nito. Ayan, meron tayong LED 1, LED 2, na-discuss natin yan sa part ng diode. Or, tinatawag nating light emitting diode. Itong dalawa naman, itong 10K dito sa taas, yung symbol na yan, nagre-represent sa resistor. Naiintindihan na natin ngayon. Unlike nung una, kapag nakakakita tayo ng schematic diagram na, ha, ano ba yan? Ano bang, para saan ba yung drawing na yan? So ngayon, ma-visualize na, may resistor pala doon. Tapos sunod, meron ding dalawang capacitor. Pero dito sa design kasi, actually meron ditong gusto ko kasing magtanong din yung mga viewer kung bakit ganun yung symbol, no? No, gusto ko muna magtanong kayo. But by the way, capacitor 'yan, capacitor, tama pa rin capacitor siya. Pero later pagka nagde-design kayo, later baka maiisip nyo kung ano yung posibleng posibleng enhancement dito sa schematic diagram na 'to. Then aside from capacitor, meron din tayong transistor. Ayan. So based sa discussion natin, yung given dito ay BC547 at kung makikita nyo yung symbol ng transistor natin, ayun. Palabas yung araw, no? Doon sa ginawa nating palatandaan dati, pag palabas yung araw, ibig sabihin, NPN, yung classification ng transistor natin. Yan. So, dito sa baba, nandito naman yung list of components natin. Doon sa mga viewers natin na interested din sumabay sa pag-assemble namin or sa pagbuo nitong first activity na to, ito yung listahan ng mga component na gagamitin. So, ito lahat ay available sa mga local electronic store natin. So, usually siguro yung mga nandito sa Metro Manila. Even doon sa mga provinces natin, available yan sa mga electronic store. Kasi mga basic components yan. Kagaya nung LED, mamili na lang kayo. Kayo nang mag-decide kung ang bibilihin nyo ba is 3mm or 5mm. Kung standard LED ba siya or super bright LED ang gagamitin nyo. Then, NPN transistor na BC547 yung part number niya. Two pieces lahat yan, magkakapareha sila.
Then yung resistor natin, ang assigned value na nandito is 10K. So yan. Dapat based doon sa discussion natin noong nakaraan, i-review niyo kung nakalimutan yung yung kulay, yung color coding ng 10K. Pwede niyo namang balikan 'yon anytime. Hindi kayo maliligaw. Para ma-verify niyo rin pag bumili kayo, ano nga yung kulay ng 10K resistor? Sabihin niyo lang doon sa store, 1/4 watt. So medyo maliit yung package yung 1/4 watt. Hindi naman natin kasi masyadong kailangan ng malalaking resistor kasi low voltage lang yung gagamitin natin dito, kumbaga. Then 220 microfarad 10 volts capacitor. Kayo nang bahalang mamili or option kasi minsan sa mga sa mga stores, kung hindi available yung 220 microfarad, pwede kayong mamili from 220 microfarad to 470 microfarad kung ano yung available nila. Baka may magtanong, sir, pwede bang 1000 microfarad? Pwede niyo subukan yung 1000 microfarad, pero hindi ko pa kasi nakikita yung response ng LED natin kapag ka ang nakasalang ay 1000 microfarad. So later susubukan ko rin kung ano yung mababago sa sequence ng blinking light natin. Then dito sa right side naman, nandyan yung additional tools natin. Sa additional tools, ayan, dapat required. Meron kayo dyang may soldering iron kayo. May panghinang, kumbaga. Kasi involved na dyan yung hinang. Soldering lead, ayan, yung gagamitin natin, panghinang din. Ito naman yung lead, para dumikit yung component doon sa PCB, ihinang natin. Then dito sa 22 AWG, yun yung sukat ng wire. Either pwede kayong mamili kung solid wire or stranded wire. Yung solid wire kasi, guys, pagka ito ay binalatan mo yung wire na to, isa lang ang laman. So sa stranded wire naman, sometimes tinatawag siya as braided copper wire. Pag binalatan mo to, maraming laman siya. Wala namang problema kung solid ang mabili mo or yung maraming laman. So in equivalent, kung walang 22, pwedeng 20. Yung number, yung size. Sa mga store, alam na niya pag sinabi number 20. Number 18 kasi sobrang lalaki na yun. Hindi naman natin masyadong kailangang malaki dito kasi 3 volts to 5 volts lang yung power supply natin. Walang masusunog dun, walang risk. Then, single-sided PCB. Sa PCB naman, meron niyang pagbibili kayo sa mga store. Meron niyang mga available sizes. Itong design natin, mamaya, ma-estimate kung gaano kalaki yung PCB gagamitin nyo. Kasi yung kung gaano kalaki yung PCB na gagamitin nyo ay nakadepende kung paano kayo gumawa ng design. Paano kayo mamaya mag-PCB layout. Kung yung traces, yung copper traces mamaya na magagawa niya ay sobrang lalaki, makakapal, malaking PCB yung magagamit niya dyan. Pero kung kaya mo naman siyang i-design ng mas maliit, mas pino, mas maliit na PCB. Kaya kayo mamaya ang makakapag-design dyan kung ano yung result na magagawa niyong design mamaya. Perchloride, i-check natin tong spelling ng perchloride. Bakit mali yung spelling? Ayan, okay na. So sa perchloride naman, ito yung isa sa mga tawag dito. Chemical na gagamitin natin para pagdating sa etching. Then, meron din tayo ditong masking tape and pen. Pwedeng pentel pen or kung ano mang pang marker sa masking tape. Pero, sa experience ko before, kalimitan kasi ito yung mga standard talaga masking tape. Meron akong video na ipapublish tomorrow about kung paano mag-EH ng PCB. So, nandun yung basic etching ng PCB. Pero, hindi na ako gumamit doon ng masking tape. Aside from masking tape, gumamit ako ng sticker paper. Kasi kay masking tape, kasi kung mapapansin nyo, yung masking tape manipis lang. Ngayon, kung yung PCB na gagamitin nyo ay medyo malapad, kailangan nyo magpatong ng maglagay ng masking tape ng marami para matabunan yung kanyang copper. Kaya ngayon, ang ginagamit ko, sticker paper na lang para isang dikit ko lang dun sa entire PCB, tabo na yung kanyang copper clad. Okay? So, balikan natin yung mga online viewers natin kung meron silang tanong.
Ayan, mag-love shoutout po sa 13 million viewers natin siya ngayon. Pwede po kayong mag-chat, mag-live chat sa mga viewers natin. Kung meron kayong tanong about sa discussion natin, mag-raise lang po kayo ng tanong. Lahat po ng tanong ay welcome. Po. Press 1 instant, press 1 para sa next discussion natin. Ayun naman. Meron tayong viewer ngayon. Meron tayong viewer. Naghakot si Madam. Mega love shoutout. Talagang very, very supportive na kapamilya ito. Very supportive si Ma'am Angelina Mactal. Ayan. Big shoutout po. Angelina Mactal. Grabing support, Ma'am. Maraming salamat po. Ayan, merong comment ang ating participant. Kailan natin gagawin? Pwede natin na itong siguro depende na lang siguro sa availability ng schedule nyo. Pero mag-lead time na lang siguro tayo ng tingin ko siguro tapos ito ng 1 week. Pero mag-follow up live stream ulit tayo siguro kung hindi Wednesday, Thursday, para makita natin yung status or yung development natin. Pero yung guide bukas i-up ko siya para masundan ninyo lahat. Okay? So standby lang saglit sir ha. I-ano lang natin at i-check lang natin yung ibang live viewers natin. Wow, congratulations po. Ma'am Angelina Mactal, grabe nakapagpamunin na naman kayo. Talaga naman, grabe. Ang akin pong WH medyo malapit na rin po, Maraming salamat po sa tulong, talagang napakalaking bagay. Grabe, lakas ni Ma'am Angelina Mactal. Talagang binuhay niya yung LS namin sa ngayon. Okay, set na natin. Set up na natin yung yung simulan na natin kung paano gagawin yung PCB layout. Paano ba siya uumpisahan? Okay?
Okay, ayan, ayan. Ito, simulan na natin. Press 1 nga po. Press 1 sa mga participant kung ready na po tayo. Doon sa mga participant natin, pwede kayong ano, pwede kayong mag-prepare ng papel, lapis, or ballpen para pwede kayong sumunod. Ayun naman, mega love shout out. Idol Queen 2.0, Tamsak Dan. Ayan, okay sir. Salamat, maraming salamat po. Okay, big shout out. Ayan, maraming salamat po sa pagbisita. Nakasama na po kayo sa listahan ng aking free WH for tonight. Maraming maraming salamat po. Okay, sa mga participant po, press 1. Press 1 para mag-continue tayo sa next topic. Sure sir, no problem, no problem. Okay po. Ah, miss pala, miss pala. Sorry po, sorry naman. Miss pala. Sir ako ng sir. Miss Queen pala. Okay. Welcome po sa ating live stream for tonight. Mega love shoutout po sa 10 million viewers natin for tonight. Ang discussion po natin sa ngayon is about basic electronics part 6 po tayo. PCB layout designing ang gagawin po natin. Okay po. Pwede po kayong magstay. Pwede po rin po kayong magbaba ng mga bahay nyo dyan. At kung meron mang ibang dumaan, pwede po kayong magdikitan habang meron kaming dinidiscuss. Okay po. Ayun, ayun. Ready na, ready na. Nag-press 1 na yung ating talagang always present na participant. Ready ko lang yung aking lapis at papel. Okay, ready na. So, ayan. Okay. Meron tayo ngayong ano. Naka-live tayo ngayon. Naka-live yung ating drawing board. So, dito tayo mag-ano. Dito ako mag-create ng demo drawing para meron kayong gayahan, kumbaga. Ngayon, based dun sa schematic diagram, meron ba kayong ano? May kopya ba kayo? I-ano ko lang ha. I-slide ko lang saglit ha. Ayan, ayan. Ayun naman, grabe ang aking nanay. Nay, maraming maraming salamat. Talagang napakaswerte ko ngayong araw na ito. Talagang isang nanay ang ano, dumaan sa aking LS. Tumambay ako sa iyo kanina pero medyo busy ako kaya naka-tune in lang ako. Maraming maraming salamat po. Mega love shout out sa nanay ng YT. Ayan. Standby po. Bibigyan ko kayo ng jacket ngayon. Yan. Sa mga nangangailangan po ng WH, ulitin ko po sa mga nangangailangan po ng WH, mag-iwan lang po kayo ng baka sa comment section. Mag-hashtag WH lang po kayo, hashtag WH. Susuklian ko po kayo ng WH. Bukod sa dikit, meron pa rin pong kasamang WH. Ayun, mega love shout out. Boss CJM Caspi. Ayun. Talagang dumadami yung ating ano visitor sa ngayon. Maraming maraming salamat po sa pagdalaw sa aming live stream.
Ang discussion namin ngayon is about basic electronic part 6, kung paano mag-create or gumawa ng PCB. Ayan, okay. Sa lahat pong nandyan sa baba, pwede po kayong maglapag ng bahay. Bibigyan ko po kayo ng jacket. Habang nagdi-discuss po kami, pwede kayong magbaba ng bahay. Mag-iwan po kayo ng ano, mag-iwan po kayo ng bakas dito sa comment section. Mag-hashtag WH na lang po kayo. Susuklaan ko po kayo ng isang super dikit at WH. Free WH po yun. Maraming maraming salamat sa aking nanay. Talagang hindi niya pinabayaan yung aking LS. Ayan, ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-thumbsack dikit. Mag-iwan lang po kayo ng bakas, mag-iwan po kayo ng bakas. Sure po, mababalikan po kayo. Idol si JM Caspe, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Ayan, hindi ko na kayo maisa-isa. Pero mamaya po iisa-isahin ko po kayo. Ano po? Okay. Lahat pong nandito sa ngayon, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, lahat pala ito galing kay nanay. Ayun. Okay po, mag-hashtag WH lang po kayo, hashtag WH para sa mga nangangailangan ng WH. At namimigay po ako ng libreng WH ngayong Kapaskuhan. Okay. Back to the ball game po tayo, back to the ball game. So lahat po nandito sa baba, pwede po kayong ano, pwede ko yung mag-request ng jacket. Pwede po kayong magdikitan. Pwede ko yung magdikitan diyan sa baba habang nagdi-discuss po kami. Okay, ano po? Okay. So sa ngayon, ang discussion namin, kagaya ng sinabi ko kanina, basic electronics, nasa schematic diagram kami. At saka PCB layouting kung paano ba ginagawa. Ano po? Okay. Ngayon, ang unang gagawin namin is i-analyze yung mga parts. Kagaya nitong nakikita nyo dito sa screen. Okay. So, sa participant natin, press 1 lang, press 1. Insan, press 1 ka lang. Para mag-proceed tayo sa discussion natin. Okay. Sa participant po natin, press 1 para mag-continue na po tayo. Press 1 po. Press 1 po sa participant natin para continue po tayo sa discussion.
Ayun, okay, okay. Press 1. Okay, continue tayo. So, mag-switch na tayo ng view, ha? Dito tayo ngayon sa video capture natin. Ayan. Okay. Ang gagawin natin sa ngayon, is i-identify muna natin. I-check ko lang kung nakikita ba yung ano. Nakikita ba sa... Ayun. Nakikita ba? Okay. Ayun, medyo may ano, medyo may delay nga lang pala. Merong delay. Ngayon, i-identify lang natin yung mga parts na given. Identify natin yung mga parts na given doon sa schematic diagram natin. So, kanina, meron tayong dalawang resistor. Okay. I-assume natin. Wait lang. Parang hindi yata na nakikita. Mm-hmm. Ayan, yan. Dito tayo. Meron tayong dalawang, assume natin, merong dalawang resistor. Ayan. Baguhin ko lang yung ano ko, ha. Yung setup. Okay. Then, bukod sa resistor, meron din tayong dalawang capacitor. Ito yung mga given doon sa schematic diagram natin. Pero, kung magtatanong kayo, itong yung given sa schematic diagram, yun yung gusto kong ipapansin ko sana sa inyo kanina. Yung nakalagay doon ay ceramic capacitor. Pero doon sa parts list, yung given doon, yung nakalagay ba doon 220 microfarad, 10 volts, siya ay electrolytic capacitor, magkaiba sila. Si ceramic kasi, non-polarized. Samantalang, yung gagamitin natin ay polarized. Yun lang. Na iba lang. Sa ibang symbol, ayan, medyo makapal yung kabilang side. Okay? Then, bukod dyan, ano pa yung symbol na nakita nyo doon? Bukod sa resistor, capacitor, meron din tayong nakitang transistor. I-drawing natin yung transistor, ha? Okay, ayan yung transistor natin. Nakikita ko dun sa ano, nakikita ko sa monitor ko, medyo flip pala. Flip pala yung design, no, yung hitsura. But anyway, ano, makikita nyo pa rin naman yung orientation, yung connection niya. Nandyan pa rin naman yung tatlong paan niya. So, sa transistor natin. Mag-create lang tayo, i-assume lang natin. Meron tayong dalawang transistor. So, yan. Then, what else? Ano pa ba yung ano? Nasa list natin. LED. Meron tayong... Teka, i-check ko lang. Kita ba yung ano? Dito sa taas. Mas kita dito sa taas. Okay. Sa ibang symbol, dalawa yan. Ayan, click natin. Ibig sabihin nitong arrow na nakaturo sa pataas ay nag-i-emit siya or naglalabas siya, nagpuproduce siya ng liwanag. Kaya palabas dun sa LED. Yan yung mga symbol na gagamitin natin. Okay? So, ilan ba yan? Actually, ano lang? Apat lang na component ito. Talagang ginamit natin kung ano yung mga na-discuss natin dun sa simula lesson 1 hanggang lesson 5. So, merong resistor, merong capacitor, merong diode, at merong transistor. Ngayon, pagdating dun sa tinatawag nating PCB layout, kung makikita nyo kasi yung schematic diagram,
Isiswitch ko lang siya sa schematic diagram para makita natin yung pinagkaiba ni schematic diagram sa PCB layout. Okay. So, yan. Kung makikita nyo dito sa schematic diagram niya, medyo magulo kasi nagkocross, oh. Merong ano, nagbabanggaan yung mga linya. E diba dun sa lesson 1, ang discussion natin dun is hanggat as long as hindi sila magkakakonect, dapat hindi sila nagbabanggaan or else yun yung tinatawag na short circuit. Pag may nagdikit na dalawang linya na hindi dapat sila assigned or hindi naman dapat sila magkadikit, yun ay isa sa mga fault na pwedeng mag-cause ng sunog, sabog or kung anumang pagkasira dun sa mga component. Now, kaya itong presentation lang ng schematic diagram is para lang mas mabilis ma-visualize yung connection. So, yung gagawin naman natin is paano natin ilalatag yung mga component pagdating sa PCB. Normally, hindi naman natin talaga masusunod. Kasi baka kasi na ang tawag dito na ang intindi ng iba kung ano yung pagkakagawa doon sa schematic diagram is yun na rin yung pagkakagawa doon sa PCB. Actually, pwede naman. Pwede nyong sundin. Na, kasi wala namang ano eh. Kumbaga, walang mali na ginawang PCB as long as yung required output ay naibigay. Kung flashing LED yan, kung blinking LED yan, kung yan ay nagbi-blink at tama yung resulta, as kahit papanong paraan yan ginawa, kung paano yung wiring mo, ikot-ikot dito, pag ganito, ganyan, walang problema as long as tama yung ginawa mo or yung binu mo. Pero, later siguro, pagdating doon sa mga advanced PCB designing natin, meron kasi yung mga sinusundo din. Meron mga kinukonsider na rules kung paano. Unang-una siguro ibibigay ko na sa ngayon ang pinakang isa sa mga dapat na technique sa PCB as much as possible kasi yung mga tracks mo or mga component mo ay medyo malapit yung connectivity nila. Hindi yung kinakailangan niyang mag-travel ng napakalalayong copper traces para lang makarating sa kabilang component. As much as possible dapat intact. Pero meron din namang cases usually pagdating sa mga signals na kinakailangan merong mga isolations na tinatawag para maiwasan naman yung kumbaga yung mga interference na tinatawag at signal noise. Okay? So later madi-discuss natin ngayon. But sa ngayon dito muna tayo sa basic assembly ng PCB. Okay, ngayon isi-switch muna natin ulit sa doon sa drawing natin kanina. Balikan muna natin yung live chat natin kung mayroong mga tanong. Ayan, Megalab shoutout po. Mariluz Pera, ayan. Ma'am, pag nangangailangan ka ng WH, mag-iwan ka lang ng hashtag WH, susuklian kita ng libreng WH plus full pack dikit para sa'yo. Okay, maraming salamat po. Ayan, okay. Pumunta na tayo ngayon sa wiring. Okay. Sa wiring naman, ngayon,
i-consider natin bawat component. Pagdating doon sa resistor, kung titingnan natin yung symbol ng, ako, hindi sakto. Tingnan natin yung symbol ng resistor, kung titingnan nyo yung physical na hitsura niya, walang problema. Kasi, base doon sa discussion natin dati, ang resistor daw ay walang polarity. Ibig sabihin, kahit magkabaliktaran ng salpak tayo dito, either ito man ang magiging number 1, ito yung number 2, walang problema. Okay. Ngayon, sumunod naman, pagdating sa capacitor. So, i-assume natin yung capacitor natin. Meron siyang positive, negative. So, hindi rin tayo magkakamali. Kasi based dun sa discussion natin dati, makikita nyo dun sa actual, i-drawing na nga natin yung actual capacitor. I-assume natin, ito si capacitor. Meron siyang dalawang paa. Actually, maraming palatandaan kung paano ma-identify yung positive-negative ng capacitor. Pero ang isa lang na pinaka-common para dyan, yung merong shade dito sa side na to, yun yung tinatawag nating positive side. Negative side, sorry. Okay. Kukuha tayo ng sample para mas malinaw yung explanation natin. Press 1 po, press 1 para ma-identify ko kung nakakasunod po. Press 1 po tayo para sa next discussion natin. Okay, so continue po tayo. Medyo malinaw ba yung audio? O sa mga viewer po natin, malinaw po ba yung audio natin? Okay, so continue tayo. Yan. So ito yung sample ng capacitor. Yan. Kung makikita nyo yung category o yung kumbaga part number ng capacitor na to, 1000 microfarad, 25 volts. Ito yung sinasabi kong side. Hindi kayo mababaliktad. Kasi yung side na yan, yun yung negative side natin. Ayan.
Ngayon, kapag bago yung capacitor, kagaya nung sa discussion natin nung nakaraan, ang isang palatandaan kung saan yung positive or negative, kung sino yung mahabang paa, yun yung positive. Yung maiksa, yun yung negative. Yun nga lang, sa case ng mga used capacitors na naputol na yan, syempre. Ang titingnan nyo na lang is itong side na to. Siya si negative. Ayan. May, actually, meron pang another way kung paano siya ma-identify sa pamamagitan ng tester. Siguro sa mga, sa next discussion. Soundcheck, soundcheck. Okay. So, sa next discussion natin, meron tayong topic dun about tester naman. So, dun mapapag-aralan natin paano i-reducing tester yung mga electronic components natin. So, dun makikita natin, matetest din natin kung paano or ano yung polarity nito. Kahit sa mga capacitors na nasunog na or hindi naman totally na sunog or na damage. Halimbawa, accidentally lang siya natanggalan ng cover na wala yung positive negative, matetest pa rin siya. Okay? So yan, proceed tayo. Continue tayo sa discussion natin. So bukod sa resistor at saka sa capacitor natin, ano pa bang meron? LED. So yung LED natin. So ilista natin. Ayan. So kung makikita niyo actual na hitsura ng LED, ayan. Yung umiilaw, yung nagbi-blink kanina. So, na-discuss ko na rin to before. May mga technique din dito. May mga shinare din ako ditong tips kung paano nyo malalaman yung positive at negative. Pag bago, syempre, yung bago yung package ng LED natin, ang sabi, dun sa discussion ko before, yung mas mahabang pin yun yung positive. At, pangalawa, kung makikita nyo, merong mga LED na merong side na, ano, flat. Flat yung surface niya. Yun naman yung indicator ng negative side niya. Isa pa, kagaya nung sinabi ko before, yung isa sa mga practice ko, ang tinitingnan ko dyan, paano ko ba ilapit pa ito? Ayan. Ang tinitingnan ko naman dyan yung filament niya sa loob. Kung sino yung mas maliit na filament, siya yung positive. Dyan sa LED na yan. Okay? Which is sakto naman, oh. Kung makikita nyo, mas maliit itong nandito sa right side. Kaya, siya yung positive. Mas mahaba yung paan niya. Then, sumunod, ito naman yung resistor natin. Ito yung 1/4 watt resistor natin. Ganyan kalaki yung 1/4 watts. Ayan. Kung pagsasamahin nyo yan, ayan. Yan yung mga component. Then, ito naman yung sunod. Isa sa mga medyo nakakalito siguro. Ayan. Yung ating transistor. Ayan. Yung transistor kasi natin, by nature, tatlo yung paa. Yung pinaka-basic ng mga gamit natin, kalimitan tatlong paa. Kasi baka mamaya may maka-encounter kayo na mas marami yung paa, bigla kayong magulat. Aba, transistor pa ba ito? So, sa ngayon, mag-focus tayo dito kay base emitter collector. Ayan. So, itong transistor na to, kagaya nung gagamitin natin, NPN transistors na merong tatlong paa. Kung ngayon, ang tanong dito kasi is, paano ba, ano? Asan ba dito yung sa tatlong paa na to, asan ba dyan yung base emitter at saka collector? Kasi, balikan natin yung drawing ha. Balikan natin yung drawing kung paano siya kinabit dun sa circuit kanina. So, ayan yung drawing oh. Okay ha. Gagayahin ko mismo yung drawing para hindi kayo malilito. Okay.
Ayan. So, yun yung drawing natin. Tatlo yung paa niya. Okay? Check natin sa live chat, ha? Tingnan muna natin kung meron tanong. Okay, so far, walang tanong. Okay, move tayo. Next tayo, next. So ngayon, sa BC547 natin, okay, check natin. Medyo kailangan ko lang i-synchronize itong ano. Medyo may konting delay lang yung video. Tama ba? Ayan, okay. Tama. Okay, ngayon, ang tanong natin is, paano ba ito ano? Paano ba ito natin ma-identify kung alin sa tatlo yung base, emitter at saka collector? Kasi normally sa mga drawing, ito nabaliktad lang to. Pero dun sa mga discussions natin, ito yan. Ito ang base. Ito ang may audio pala ako. Normally sa doon sa discussion natin, ha, din drawing ko lang ulit, ha. Check, kita ba? Okay. So meron tayong base, collector at saka emitter. So ang laging ano niyan, ang laging basis niyo diyan is yung symbol para hindi kayo malito. Ngayon, kung maaalala niyo, anong ang sabi ko doon ay is paano nyo malalaman yung placement ng paa niya? Always magtatanong kayo dun sa datasheet ng component na yon. Bawat pyesa kasi may tinatawag yung datasheet. Yun yung una nyo tatanungin. O pwede rin mag-Google, pero para sure, dun kayo pumunta sa datasheet niya. Kasi mamaya, meron kasi mga nami-mislead kasi mga links din eh, na pupunta ka sa mga maling diagrams. Kaya para hindi ka mamali, hanapin mo yung datasheet nyo. Kung yan is BC547, sabihin natin, isulat natin, kung ito is BC547, NPN transistor yan. Okay? Hindi pala kita. Yan. Big shout out kay Gekax Girl na hanggang sa ngayon ay gising pa at talagang nakasubaybay sa ating live stream. Talagang interesado siyang matuto ng electronics. Ayan, bigla siya tuloy na pa-chat. Yeah! Shout out kay Andrea Gale Toyor. Ayan. Hindi pa siya natutulog. Okay. Continue tayo. Diretso tayo sa topic natin. Ngayon naman, ito. Kung titingnan nyo yung datasheet, kung sa mga nagsisearch dyan, ang datasheet ng BC547 transistor natin, ang equivalent pinout nyan ay, kapag ka yung transistor nyo ay nakatihaya, no? Kapag siya ay nakikita yung kalahating parang half circle yan eh. Pagka nakatihaya yan,
May drawing na nga lang natin. Ayan. Medyo pasensyahan nyo na yung drawing ko ha. Green pa man din yung pang drawing ko. Ayan. Ito, yung pin number 1 niya, yan yung magiging collector natin. Yung gitna, yan yung base. Tapos, yung dulo, siya yung emitter natin. Collector, base, emitter. Check natin. Mag-raise kayo ng tanong ha. Magtanong lang po kayo, mag-live chat lang po kayo. Pagka meron kayong, medyo ano kasi, medyo nakakalito na rin to pagka hindi nyo talaga na tutukan. Yan. So dito sa discussion ko pala, ano, baliktad yung ano natin. Baliktad yung setup ng camera natin. Anyway, sa next discussion natin, sa next ano natin live, baguhin na lang natin yung setup. Hindi ko na kasi mababago sa ngayon kasi mali yung baliktad yung orientation ng table ko. Eh, medyo matatagalan tayo. Kaya okay lang, siguro nakikita din naman. So yun. So nai-imagine ko tuloy yung mga viewers ko ngayon, malamang binabaliktad nila yung cellphone nila kung naka-cellphone man para lang mabasa yung base emitter collector. Challenge to. Ito yung pinakang challenge pala sa discussion natin sa ngayon. Ayan, mega love shoutout kay Meboy TV, Tamsak Host. Maraming salamat po sa pagdaan. Mag-iwan ka lang, sir. Meboy TV, mag-iwan ka lang ng hashtag WH sa comment section. Kung nangangailangan ka pa ng WH. Namimigay po ako ng free WH ngayong kapaskuhan. Ayan. Okay. So ngayon, alam na natin, yung transistor natin, meron tayong tatlong paa na kung saan merong collector, base, emitter. Ngayon, pagdating naman kay NPN symbol, tinanong natin si NPN. Ayan, yes po, Sir Mayboy TV. Ang discussion po namin ngayon ay PCB designing. So, yung mga last topic namin about transistor, resistor, basic electronic components. Ngayon, nag-arrive na kami sa PCB designing. Pwede po kayong mag-stay, sir. Pwede po kayong sumabay sa amin. Bubuo kami ng ano, project number 1 namin ito. Ayan. So, ayan. Nakikita ba sa ano? Ayan. So, meron tayong collector base emitter. Huwag kayong malilito, ha. Dito nakatihaya yung transistor natin. Ngayon, kung titingnan nyo, yung ating electronics symbol naman ng NPN, ito siya. Yung base, nasa gitna. Ayun, sakto. Sakto. Yung base natin, gitna. Kita ba? Yun. Base, gitna. Yung collector, hindi makita. Ayun. Yung collector natin, sa taas, ito naman, yung number 1. Collector siya based sa datasheet natin. Then, emitter yung nasa dulo. Ayan. So, identified na natin, ha? Identified na natin. So, mag-switch lang ako ng stage ko. Tapos, subukan na natin ngayon i-rewire itong ano na to, itong mga component na to. Okay? Standby. So, itabi ko lang muna itong ating ano, mga components. So, yan yung bubuuhin natin. Yan yung component na bubuuhin natin. Ayun, medyo may idea rin pala si Sir ano, si Idol Meboy TV sa NPN PNP transistor. Ayan, sige Sir, pwede mo kaming ano, sabayan. Ayan, may jacket ka na, pwede ka rin maglapag ng bahay diyan para pag may napadaan, pwede mong dikitan. Ayan. Maraming salamat sa pag-stay, Sir. Maraming salamat. Pwede po kayong sumabay sa amin, welcome po kayo. Ayan. So, mag-assemble tayo ngayon ng PCB. Ngayon,
dinadisect lang natin yung paano ikakabit itong transistor. Ito lang kasi isa sa mga ano eh, medyo crucial dito kasi tatlo yung paan niya. Mahirap pag nagkamali or nabaliktad, posibleng masira or hindi gagana yung circuit natin. Press 1 po sa mga participant natin kung nakakasunod pa. Press 1 po sa mga participant kung nakakasunod pa. Ayan. Yun, sakto. Sakto, sir. Flip-flop po yung unang activity namin. Ilalagay namin to sa PCB ngayon yung circuit na ito. Check ko lang. Check lang natin yung marker. Okay. Na off ano kasi pagka na-flight. So, okay. Ayan. So, kanina linabas na natin yung schematic diagram, no? So, ngayon naman, enough ba yung ano? Malinaw ba yung audio natin? Ngayon, i-drawing na natin. Okay? So, i-assume na natin. Ito yung ating PCB. Medyo malaki yung PCB natin. Okay? Nako, medyo nabigla yata ako dito sa drawing ko. Ayan. Sunod natin gagawin is yung magiging placement ng pyesa. Doon, walang ano yun, walang standard. Kumbaga, kung ano yung trip mo, saan mo gustong ilagay. Halimbawa, yung capacitor mo, dito nakalagay, yung ilaw nandito, yung transistor, dito sa gitna, ayan, yun yung unang i-consider, yung placement. Kasi, bakit mahalaga yung placement? Kasi, for sure, meron kang ano dyan eh, mayroon kang planong paglalagyan. Na halimbawa yung casing na paglalagyan mo, ang dapat mangyari pala doon, yung dalawa palang ilaw na nagbi-blink ay dito. Yan yung dalawang LED. Ngayon, yan lang yung nakalabas. Tapos gusto mong ilagay yung dalawang capacitor. Dito ko siguro ilalagay yung dalawang capacitor. Tapos, yung transistor siguro, sabihin natin, dito ko ilalagay yung transistor. Tapos yung dalawang resistor, dito ko ilalagay sa gitna. Ayan. Parang may placement guide tayo. Ito yung capacitor natin. Lalagyan ko ng label ha. Naku, ulitin na lang natin to. Dapat pala next time magwa-whiteboard na lang ako no, para pwedeng i-erase. Medyo ma... ano pala? Consuming pala ito sa papel. Okay. Ito yung capacitor ko. Yung transistor. Yun yung LED. Yan yung resistor natin. Yan. Kaya, ngayon, kapag ilalagay mo na sa actual, ito. Nandito yung transistor. Ako, nawala yung resistor. Ito. Ayan. Yan na yung magiging pwesto natin. Ayan. Titingnan natin. Check natin sa live chat natin ha kung meron tanong. Okay?
So, mag-raise lang po kayo ng tanong kapag medyo hindi maintindihan. Ayan, okay. Continue tayo. So, magtatanong lang, sir. Magtatanong lang. Raise lang kayo ng tanong kapag mayroon tanong. So, ang next na gagawin natin, ayan na. Nakapwesto na yung mga pyesa natin. Ang sunod na paplanuhin naman natin ay yung connection. Yung connection. Saan ba yan, ano? Saan ba yan ikakabit yung mga pyesang yan? Ayan. Aalisin ko muna ulit ha. Kagaya nitong LED na to, meron siyang dalawang paa. Yung transistor natin, tatlo yung paa niya. Capacitor, dalawa pa yung paa. Paa talaga yung ginagamit nating term dito, hindi na terminal. Paa talaga siya. Yan. Okay. Ngayon, ang tanong, paano nga ba natin i-coconnect-connect yan? Magre-refer naman tayo dun sa binigay na schematic diagram kanina. Ayan. Kung kayo naka-laptop or naka-cellphone kayo, pwede nyo ano, i-screenshot. Ito, isi-switch ko dun sa schematic diagram ha, para habang nagdi-discuss ako, pwede nyo siyang sundan. Ayan. So, i-check natin ha. Kasi hindi nyo makikita tong live chat, no? Anyway, sige, live ano ko demo. Anyway, sige, gagawin na lang natin mamaya doon sa isang sa kabilang side. So dito, so sa capacitor, unang i-identify mo muna yung positive negative niya, kung saan yung positive negative. Sa resistor naman, walang problema kahit baliktaran. Sa LED, identify mo rin dapat yung positive at saka negative. Okay? So, isi-setup ko lang yung stage natin para medyo maayos naman. Okay, standby lang mga sir. Matibay itong ginawa natin ano. Makailang linggo na itong gumagana o may ilaw pa rin. Ayun, sure sir. Pwedeng pwede. Later ilalapag ko sir yung ano. Ilalapag ko yung Facebook ko para anytime pwede mo akong i-chat. Soon siguro dito sa ano, dito sa electronics na to, soon siguro gagawa ako ng exclusive group para doon sa mga interested para pwede nating i-post yung mga nagawa natin doon. Pwede tayong mag-post doon ng mga na-assemble natin. Ano tayo? Pro DIY tayo. Pro DIY tayo. Kumbaga sa ngayon, hate muna natin yung mga shield. Kasi sa ngayon, ang available yung mga shield na gumagaling China. Kaya nawawala na talaga yung proper learning eh. Kasi pag nabili mo yung shield, pagkabili, salpak, ayun, gumana na. Pero yung actual na circuit designing, nawala na. Yun yung isa sa mga disadvantage pagdating doon sa mga shield. Mabilis. Madali makagawa, pero yun nga lang. Merong mga skills na nawawala. Ayan, okay. So, isi-switch ko na to sa itong kabila na lang gamitin natin. So, yan.
So ngayon, so ang unang i-identify natin pagdating kay LED, kung sino ba yung positive, negative. I-assume ko, positive, negative. Kay capacitor naman, LED yan ha, partner lang yan kasi dalawa, kabilaan. So dito, ganun din kay capacitor. Sabihin ko na lang siguro negative, positive. Kay resistor naman, walang problema, baliktaran yan. Pagdating kay transistor, i-review natin yung ginawa natin kay transistor kanina ha. Kasi, yan ay NPN transistor. Ibig sabihin, kung NPN transistor yan, kung NPN transistor yan, yung kanyang load, saan dapat nakalagay? Yung load niya dapat, yung load ay nakakonekta kay collector. Ayan. Doon sa discussion natin noong nakaraan, ha, huwag kayong malilito. Kay collector dapat nakalagay yung load. Yun yung letter C. Tapos yung base natin, yun yung magiging input natin. Ngayon, ang collector ng transistor natin, i-assume natin to nakatihaya ha. Ayan. So dito, ang collector pin natin, kita ba? Ayan. Yung collector natin ay yung unang paa. Ayan. Kaya, yung unang pin, ito yung kukunin natin. Collector, base, emitter. Collector, base, emitter. Ulit, collector, base, emitter. Ayan. Then, polarity. Ang missing na lang dito, yung ating power supply. I-assume ko na lang, meron kayo dito ang dalawang butas. Diyan nyo ihihinang yung wire ng positive at saka negative. Yan. Medyo hindi pala nakita. Okay. So ngayon, i-ano natin to. I-connect na natin. So, paano ba natin ito umpisahan? Actually, yung pagkoconnect nito, yung wiring, no, walang ano, sa ibang books, kung nung magbabasa kayo, merong standard kung paano i-connect. Meron siyang pinafollow na dapat i-consider mo yung positive rail, negative rail. Pero, ano kasi, sa base experience ko, parang depende na rin sa diskarte mo kung saan ka nadadalian. Meron kasi mga practices na mahirap sundin eh. Pero pag sinunod, ginawa mo yung sarili mong alam kung paano pagkakaunawa mo, mas nakukuha mo. Kaya hindi ako nagbibigay na ng standard kung paano mo gagawin. As long as magawa mo siya ng tama. Ayan. Kagaya nito. Kailangan pala pagdating dito, buo na. But anyway, sige. So based dun sa diagram kanina, kung napicturean nyo siya, yung ating LED, yung positive ng LED ay nakarekta, connected dun sa positive. Yan. At yung negative niya ay papunta dun sa collector. Sa load, di ba? Sa collector. Kaya, kung yun, i-check na natin nakasakto ba yung video. Yan. Kung yung LED naka-connected sa collector, dito ang daan niya. Yan yung gagawin nating linya. Kung yan yung pwesto ng PCB mo. Okay? Tapos, sa pagitan ng LED, nagbibase ako dun sa schematic diagram ha, kanina ha. Sa pagitan ng LED at saka yung collector ng ating transistor, nakakonect doon
yung ating capacitor. Yung capacitor naka-connect. Now, ang tanong dito, anong ikakabit ko sa capacitor? Positive kaya o negative? Sige nga. Sinong may idea? Mag-check muna tayo. Mag-check muna tayo sa live chat para hindi tayo masyadong mabilis yung discussion. Mag-raise po kayo ng tanong dito sa live chat para aware ako kung nakakasunod kayo. Press 1 po, press 1 kung nakakasunod pa. Press 1. San Jerry, nakakasunod pa. Press 1 lang ha, press 1. Okay, ayan. Continue tayo. Okay, so yan. So, sunod nating i-connect naman ay yung capacitor. Yan. Check natin. So, si capacitor naman, yung negative rail, dito connected. Capacitor natin.
Tapos yung negative side, ay yung positive side ni capacitor naman ay i-coconnect natin kay resistor. Na kung saan yung resistor natin ay nakatay kay positive. Ayan. Okay, so nakakasunod ah. Then dito, in between ng resistor natin at saka capacitor, ito ay connected sa base nung kabilang transistor. Dapat pala in-raise na at nag-create na lang ako ng panibagong design, no? Okay. Almost nabuo na natin. Nabuo na natin yung kabilang side. Sumunod naman, nagagawin natin yung ating emitter. Yung emitter, ito. Actually, yung dalawang emitter, no? Kung makikita nyo sa diagram, ito nakabila, nasa baba, siyempre, kasi baliktaran eh. Siya naman ay nakakonekta sa ground. Ito, pwede kong patakbuhin, papunta sa ground. Yan. Kita kaya to sa ano? Yan. Check ko lang yung ano ha, yung, ayun. Nako, hindi nakita. Ayan. Yung ating emitter, rekta, connecta sa ground. Ganon din yung kabila. Ngayon ito, ang tanong, saan ito padadaanin? Pwede mong padaanin dyan sa pagitan ng LED. Okay? Tapos itong kabila, ganon din yung magiging senaryo. Yung positive niya, nakakabit dito. Tapos, yung negative niya, connected sa collector. Na kung saan yung collector naman, yung collector papunta sa negative ng capacitor natin. Ayun, may problema tayo dito. Hindi mo pwedeng i-cross, magsushorted yan. So ngayon, unang testing, jumper papunta dito. Para lang makarating doon. Tapos yung positive naman itong capacitor na ito ay nakakonekta sa resistor, di ba? Ayun, may isa rin problema. Jumper, para lang makarating doon. Na kung saan, transistor at resistor ay magkakonekta papunta sa base. Yan. Na kung saan ito naman, nakakonekt, nakatay siya sa positive rail. Ayan. Medyo ano, medyo malinaw na. Naku, malinaw nga ba? Malinaw? Mukhang mas lumabo yata. Yan pag yan, naintindihan nyo, kahit anong diagram na makita nyo, kaya nyong gawa ng PCB pag naintindihan niyang yung design na yan. Okay. So, ang next kasi, meron akong sunod na i-discuss dito, bukod dito sa manual. Ano naman, computer application. Pero mas maintindihan nyo yung computer application kung dito sa basic drawing ay marunong kayo. Okay? Ayan. Insan, magbigay ka ng ano, magbigay ka ng feedback kung nakakasunod ka or medyo ano, mahirap ba or mabilis yung discussion or talagang magulo yung drawing, no? Magbigay ka ng feedback dito sa ano, sa live chat para ano na alam ko kung paano natin i-ano to, i-deliver ng mas ano, malinaw.
Okay. Continue tayo ngayon. So ngayon, kung makikita nyo, almost nabuo na natin. Sunod natin gagawin ay i-eliminate na natin yung mismong component. Ang ititira lang natin ay yung kanya mga, yung mga paa nila. No, para mas ma-visualize natin ng maayos. Okay? So dito, i-move ko na lang dito sa baba, ha? So ito na, yung placement natin. Paa ng dalawang LED, kabilang paa ng dalawang LED. Actually, ginagaya ko na lang yung nasa taas kanina, ha? Tapos yung transistor natin kanina, meron tatlong paa. Yan. Sa kabilang side, ganun din. Transistor, meron tatlong paa. Dito sa taas, nandito yung terminal natin ng positive at negative. Dito sa drawing natin, itong part na to negative, ito yung positive. Ano pa ba? Ay, yung capacitor nasa gitna. Ano, no, resistor. Resistor yan, dalawa. Dalawa. Tapos meron akong dalawang capacitor sa gilid. Ayan. Okay. Nako, mukhang ano, mukhang malabo. Insan, mag-ano ka nga, magbigay ka ng feedback kung ano, kung nakakasunod. Mag-chat ka dyan sa live chat. I-shout out mo yung ano. Shout out mo yung mga kasamahan natin dyan. Sayang, wala yung mga Bill Isan boys sa ngayon eh. Wala download sa Ambin. Okay. So, medyo ano, medyo malabo bang tingnan? Mamaya, titingnan natin kung lilinaw pagka in-apply natin yung mga components. Pagka linagay natin. Ayun, ayos, malinaw na malinaw. Ayun, mas palinawin pa natin. Kanina kasi imaginary lang. Pero ngayon, ito na yung magiging hitsura niyan. Una natin ilalagay yung transistor. Ayan yung paan niya, oh. Yun naman. Yung resistor, yun, yung dalawang butas, di ba? Diyan yung isasalpak. Tapos, yung LED, yung ilaw, ito. Kapagka binutas na natin sa ano, sa PCB yan, ayun, dyan na sila ilalagay. Yung capacitor, dito. Nakatayo yan. Hindi masyado makita. LED. Yan. Okay. So medyo ano, naglinaw ba insan? Mas malinaw na ngayon yung ano, presentation natin. Okay. Okay, kapag ka na-visualize na natin yan na ganyan, ayos, malinaw daw, malinaw insan. Okay, ayos. Pagka na-visualize na natin yan ng ganyan, lagyan na natin ng wire. Iko-connect na natin. Kanina, binuo na natin yan eh. Ngayon, gagawin ko na, susundin ko na yung pattern natin kanina, no? Kung paano natin siya kukonekta. So, based doon sa diagram kanina. So, yung LED kanina doon sa taas, ito yung dalawa. Okay? Connected, ito. Na kung saan, yan ay nakakonekta sa positive. Ayan na, may nabubuo na tayong PCB. Yung kabilang side, ito yung LED. O, common yan, positive. Connected dun sa collector ng kabilang transistor.
yung unang drawing natin dito pinadaan yung linya. Ayan. Tapos yung dalawang resistor natin naka-connect din yun sa ano, 'di ba? Sa negative. Kaya ayan, ah, sa positive, sorry. Connected pa rin sa positive 'yan. Ayan. Eh, yung kabilang dulo ng resistor naka-connecta sa capacitor. Kaya ayan. Kabila, ayan. Connected sa capacitor. Na kung saan itong linya na to, itong resistor capacitor na to, connected sa base nung kabilang transistor. Kaya magpapatawid ako ng linya papunta sa base. Yung kabila naman, papunta dun sa kabila. Naku, patay, wala akong dadaanan. Maghanap tayo ng pwedeng daanan. Kaya yan, walang mali dyan. Kung ano yung naiisip mong design, kung saan mo siya ire-reroute, lulusutin, pwede. Ayun, pinalusot ko sa dun sa ano, pagitan ng capacitor, pinadaan ko. Okay? Ano pa ba? Yung transistor kanina connected sa capacitor yan. Pwedeng dito ko na rin lang ilagay para medyo may hitsura naman. Yung kabila, paano ko i-kukonekta yan? Yung kabila, ito yon. Dito ko na lang padadaanin. Ito. Ayan. Tapos sunod, nakarekta sa negative itong ating emitter. Ito yung negative natin. Diyan nilalagay yung battery. Ayun, buti na lang may kunting lusutan pa dito. Ayan. Okay. Check natin. Baka wala tayong audio, ha? Sa kabilang side naman, naka-negative. Saan kayo natin ito pwedeng padaanin? Pwedeng dito ko padaanin sa labas, papasok. Pwedeng dito sa kabila. Sige, dito ko na lang padadaanin. Para nagpa-puzzle lang tayo dito, ito yung nakakatuwa dito. Hindi kailangang pasakitin ang ulo. Relax ha, relax habang binubuo. Yan, almost ano, kompleto na. Ayan na, meron na tayo ngayong PCB layout. Ngayon, ang i-enhance mo na lang dito, yung mga bilog, kasi yan, bubutasin natin yan. Pagka na-itch na natin yan, bubutasin natin lahat ng bilog kasi dyan itutusok yung paa ng mga pyesa. Yan. Okay. So, lahat ng ano terminals natin, medyo lalakihan natin. Kasi pagka pino yung mga terminals mo, pagka naghinang ka, natutuklap yan. Pangitingnan. Pangitingnan yung ano, PCB mo, sira. Ayan. Laki na yung mga bilog. Nasa sa'yo na, kung gusto mo, yung mga ano mo, copper lines mo, yung traces or yung track ay makakapal. Okay. Ayan. Yan na ngayon, yung i-drawing mo dun sa PCB. So, yun yung next discussion natin. Okay, sige, yun na lang siguro ang i-next discussion natin para mas malinaw, para hindi na malito yung actual na application. Ito na yun. I-drawing mo na to sa PCB, tapos ang ano doon, ang understanding kasi doon, ang paano i-explain yun, yung lahat ng may tabon, lahat ng may drawing, pagka linubog natin sa solution, sa ferric chloride yung PCB, yun lang yung maiiwan na may copper. Lahat ng walang tabon doon, malalagas yun. Matutunaw. Pagka natunaw na lahat yun, ito na lang natira. Ayun. Aanlawan na natin, tapos butas, sabay hinang. So, yan. So, nasa sa'yo na, pwede mong balibaliktaran yung placement ng component. Ayan. So magbigay kayo ng tanong, mag-raise kayo ng tanong dun sa live chat natin para ano.
may interaction naman tayo para ma-gauge ko din kung ano nauunawaan ninyo. Okay? So, ngayon, yung flip-flop, yung nagsasalit ang ilaw kanina, kung paano siya gagawa ng PCB, yun lang. Isang way kung paano. Pwede niyong baguhin yan. Hindi naman sa lahat ng magde-design, ganun yung hitsura niya. Pwede niyong baguhin yan. Actually, itong design na to, kung makikita nyo, medyo maliit na ka. Siguro, medyo maliit na para sa inyo. Pero, pwede nyo pang i-compress yan, paliitin. Ang susundin nyo naman dyan, sa pagde-design, kung gaano kalaki yung paa, ganun din lang dapat kalimit. Kasi kung malalaki yung butas nyan, kung malalaki yung, malalayo yung pagitan ng butas, ang tendency mo, pwede naman, walang problema dun. Paghihiwalay mo sila para ma-shoot dun. Itutupik ko lang ng konti. Yan. Okay? Pero kung magagawa mo as much as possible na as in dikit na dikit, ang liit niyan, liit ng PCB niyan, pagka nabuo siya. I-check natin sa live chat kung may tanong. Mag-raise kayo ng tanong ha, para ano, malaman ko kung malinaw. Yun, ayos, ayos, malinaw. Makakabuo na tayo ng ano nito, ng PCB. Bukas, insan, bukas, mag-ano na tayo, i-discuss na natin yung ano, yung PCB development para next meeting natin pagka ikay nagawa ng bayan, makabili ka na ng mga parts para magawa mo na in actual. Pero magsi tayo ng live stream bukas ng schedule para ano, ako muna ang gagawa ng actual. Ide-demo ko sa iyo ng actual. Tapos para may masundan ka. Kung available ka bukas, pwede. Ayun, sige, ayos, ayos yan. Yung diagram, ano lang, kahit print screen mo na lang siguro, ano mo na lang, balikan mo na lang dun sa, ano, dyan sa live stream natin. Tapos sundan mo, gumawa ka ng sarili mong circuit. Baguhin mo yung mga pwesto. Mas okay yung ano, pagka nasubukan nyo, anako, malaking bagay yan pag marunong ka. Alam, pag nakabuo ka ng PCB, matututo ka ng magbasa ng diagram. Kasi marunong ka ng ano eh, alam mo na kung paano sundan yung ano eh. Yung takbo ng wiring eh, yung takbo ng linyada. Kaya kung may isang sunog na pyesa dun, alam mo na kung posibleng saan ang galing kasi marunong ka magbasa. Sige, magandang practice yan. Balitaan mo ako. Balitaan mo ako dun sa ano, sa design mo.
Okay. So, pagka insan, pagka wala ka ng tanong regarding dito sa topic natin for tonight, ito na yung last topic natin. Ay, soon na ano siguro, mga 5 minutes, i-end ko na rin siguro yung live stream ko. Okay. So, maraming salamat sa pag-stay. Yan. Update mo ako dun sa ano, sa gagawin mong ano, diagram. Then, i-check natin yung mismong gagawin mo, yung mismong i-actual mo na diagram, yung ano, yung sarili mo mismong gawa. Tapos titingnan natin. Mas okay kung makagawa ka ng medyo maliit. Maliit lang na design para hindi sayang yung PCB. Kasi yung PCB pagka nasira yun, ano, wala na. Once lang magagamit yun. Or else, i-jumper-jumper mo, pwede pa din naman. Pwede pa ding mag-jumper-jumper dun. Mabubuo pa rin. Ayun, ayos, kompleto sa tools. Nung unang gawa ko dyan, halos ano din eh. Unang practice ko dyan, ang ginamit ko, cardboard. Kasi nanghihinayang ako nung una sa PCB pagka nasira. Ang ginawa ko, dinrawing ko doon sa cardboard. Parang ganito din mismo. Tapos yung mga bilog-bilog na yan, binutas ko. Tapos doon sa likod ng cardboard, saka ko sila, doon ko sila pinag kone-konekta yung mga wirings nung kung sino yung dapat ipag-konekta. Tapos nung nakita kong gumana, nung nakita kong perfect yung ano, ilaw niya, saka ko ano ngayon, linipat sa PCB. Dati nagka-carbon paper pa ako noon eh. Para lang yung drawing i-ano, pabakatin yung drawing. But anyway, sa ngayon madali lang. Kasi yung ano, next na i-introduce ko naman sa iyo, yung computer-aided naman. Kung saktong-sakto may laptop ka, pwede doon. Kaso, yun naman, ang kailangan na mas matrabaho kumpara dito sa manual. Kasi doon, i-design mo sa computer yung pinakang PCB drawing mo. Tapos, kailangan mo siyang i-print. Mga kailangan ka pa ng printer. Pag na-print, yun ngayon yung i-attach mo doon sa ano, sa PCB. Mas okay kung ano. Mas okay sana kung ikaw ay naka, ang printer mo ay laser jet. Ah, no, laser printer. Kasi doon pwede kang makapag-print ng rekta. Pati acetate pwede doon. Pero pagka yung mga inkjet lang, hindi pwede, masyadong malabo din. Next time din siguro mayroon akong i-upload ng mga ibang video about different ways kung paano mag-i-etch ng PCB. Para magkaroon ka rin ng mga ma-idea. Pero sa ngayon, ito yung unang gagawin natin para mas malinaw. Malaman mo na ganun pala yung ginagawa dito sa mga PCB na to. At isa pa, ang pinakamahalaga kasi dito dapat matuto kang maglipat nung from ano, schematic diagram papunta doon sa PCB layout. Yung kailangan pag natuto ka nun ako, malaking bagay. Matututo ka mag-trace ng mga ano, circuit. Insan, pwede ba yung 9 volts battery? Oo, pwede yung 9 volts pero kailangan mong ano? Kailangan mong maglagay ng limiting resistor. Kasi yung ano, yung LED natin limited na nasa 3 lang. 3 volts lang. Depende sa gagamitin mo. Kung white, magsu-super bright white ka, 3.3 volts lang max niyan. Do, kaya niyang i-hold naman up to 4 volts pero ano, risky na pag masyadong mataas yung voltage supply. Kapag 9 volts naman, magagamit ka ng ano, limiting resistor ang tawag doon. Lalagyan niyo mo ng resistor na along doon sa positive rail ng 9 volts para
pag lumabas sa resistor yung 9 volts, bawas na. Ngayon, magandang experiment din naman yun para sa'yo, para ma-practice ka. Malalaman mo ngayon kung ganitong, halimbawa, anong value kaya ng resistor yung ilalagay ko doon para ma-meet ko yung ganitong ano, ganitong voltage. Halimbawa, 9 volts yung supply, tapos ang kailangan mo, ang required lang ay 5 volts. Yan. Ikaw ngayon mag-iisip. Ikaw ngayon ang mag-iisip kung paano, ilang resistor value kaya ilalagay doon. Nung una talagang manumano kinocompute yun. Pero sa ngayon, wala nang problema. Mag-search ka lang sa Google. Meron doon mga voltage, ano, voltage drop calculator. Halimbawa, ibibigay mo lang, ilalagay mo lang yung source, ano, ibibigay mo lang yung source, ilalagay mo lang doon sa pinakang calculator yung source voltage mo, tapos yung magiging output, required output voltage, ibibigay niya sa'yo yung saktong resistor na para doon. Ganun nakadali siya ngayon. Pero mas okay din kung magkaroon ka ng ano, ng actual experiment para sa sarili mo. Iba din naman yung ano, may, kumbaga may sariling alam kumpara doon sa nakaasa lang doon sa kung ano yung instant na meron sa internet. Okay din, pwede din. Hanggang 12 volts, pwede. Nung una, 12 volts ginagamit ko kasi yung available na battery, yung battery ng pang motorsiklo, yun yung pinagdidiskatahan ko nung una. Usually, nun sa probinsya, limited din ang kuryente nun eh. Kaya yun lang talaga ang available. Pag yung mga battery naman na pang radio, kulang naman kasi 1.5, kailangan kong magdugsong-dugsong ng marami.
Okay, Inshad, okay. No problem. I-ano mo ako, i-update mo ako kung tuloy tayo bukas, kung available ka bukas. I-discuss natin yung ano, PCB etching. PCB designing tayo bukas.
Ayun naman. May ka-love shoutout. Idol, Benjamin Mata Jr. Ayan. Welcome sa aking live stream, Idol. Katatapos lang ng discussion namin about electronics pa rin. So, part 6 na kami. No problem, no problem, Idol. Nabigyan na kita ng jacket. Isasama ka na kita sa ano, sa free WH ko ngayong araw na ito. Namimigay ako ng free WH ngayong Kapaskuhan. Monica na ba, Idol? Pero ini wala namang problema. Pati harang naman, dire-diretso ang play nun. Kung Monica na. Hindi na, bihira ako makaano. Ngayon lang ulit ako nakapag-whiting ngayong ano, pagpasok ng bagong taon. Medyo busy din. Ayun, ayos. Ako nga sana, ano, sana, soon, ano rin, makaraos din ng, ano, walang issue, walang problema. Salamat po, salamat. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year sa lahat ng ano, bumubuo ng Team Sugod. Ayun, kanina nakabisita naman ako kay teacher. Pero saglit lang kasi busy din. Tapos may biglaan din akong LS ngayon. Ayun nga, mayroon kaming topic ngayon. Oo, ganun din ako minsan pagka ano, busy. Daan-daan din lang kung sino yung makitang ano, naka-LS. Basta makahalaga, makatamsak lang. Maraming salamat, Idol. Maraming salamat. Idol, maalala ko lang, linabas niyo na ba yung part 3 nung ano, nung episode nyo? Talagang finulwatch ko, inabangan ko yung ano, yung premiere mo dati.
Thank you.